Hello guys! So, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw ito. So, ngayong araw yung pag-uusapan natin is tungkol sa mga rabbit natin na kung pwede bang pagsamahin yung babae at lalaking rabbit o kung pair man o yan o mag-asawa sa isang kulungan. At yung pangalawang pag-uusapan natin ay kung pwede bang i-free range yung mga alaga nating rabbit. Yung free range is yung pakakawalan mo sila sa isang area na yung may bakod na maayos o yung hindi sila makakawala o makakalampas doon sa areyang kung saan yung sila pinakawalan. So, una nating pag-uusapan yung sa kung pwede ba silang pagsamahin sa iisang cage yung babae at yung lalaki. So, pero bago yon, kung mapapansin nyo sa halos lahat ng breeder na lahat ng nagbe-breed ng rabbit, kung mapapansin nyo, sa kada isang kulungan, meron lang silang isang rabbit. So, bakit ganon? So, mamaya nasagutan na natin yan. Kasi hindi namin sila pinaghahalo yung babae at lalaki sa iisang kulungan kasi para makontrol yung breeding nila. So bakit kailangan kontrol yung breeding na mas maganda pag walang tigil sa pagpaparami? So syempre kailangan natin i-consider yung health rin ng rabbit, yung kapakanan rin. Kailangan at least maging maganda, malusog rin sila. Hindi yung basta nyo lang pararami ng pararami na yung halos mapapabayaan nyo na yung babae nyo rabbit o yung mga rabbit nyo. So syempre, concern rin tayo sa kanila. So, yun nga, kailangan namin control yung breeding nila. Kasi, guys, sa hindi pa nakakaalam, siguro dito sa buong mundo, isa na sila sa pinaka malibog yun, sorry sa word, o malandi na hayop. So, bakit? So, sila po ay hindi tulad ng ibang hayop, tulad ng aso, pusa, kambing, baboy, na yung meron silang tinatawag na heat period. Yung may panahon lang na kung saan mo sila pwedeng pasampahan. Hindi po. Sila po, anytime, pwedeng-pwede po. So, wala silang parang ganun na heat period kung kailan mo lang sila pwedeng pasampahan. Anytime po, pwede mo silang pasampahan. Kaya yun, kailangan talagang kontrolin. So, yung dumalik na tayo dun sa cage, kung pwede bang pagsamahin yung babae at lalaki sa isang cage. So, pwede naman po, kaya lang medyo risky po yung ganong paraan. Tsaka unang-una, kailangan nyo po ng mas malaking cage. So bakit mas malaking cage? Kasi yun na nga po, yung rabbit is isa sa pinakamalandi, ganun na lang, malandi na hayop. So yung lalaki po, hindi nun tatantanan yung babae, habulin niya na nga habulin. Tsaka kailangan, kung maghahalo sila sa kulungan, meron laging libangan kung laging may damo o kung ano-anong pwedeng mangat-ngat nila. Pwede yung crumpled na papel, yung alam, dyaryo, manila paper. Kaya crumpled nyo lang, yung bibilugin nyo lang, tapos lagay nyo lang sa loob. Pinaglalaruan po yan ng rabbit. So, subukan nyo, makikita nyo. Para yung kakagatin nila, tapos yung parang nire-wrestling nila ng ano nila, ng ulo nila, ganun-ganun yan, parang hinahagis-hagis. So, pinaglalaruan nila yon. So, hindi sila nagagalit doon, talaga pinaglalaruan lang nila. So, siguro kung sa ganong size, at least sa isang pair lang yan, ha, yung isang babae at isang lalaki lang yan na paghahaluin nyo, at least siguro yung kulungan nyo is nasa 6 feet by 3 feet. So, sa ganon siguro kaya nyo silang paramihin. Pero medyo maliit pa nga yun, eh, pero mapaparami nyo na sila. So, sa iba naman kung napapansin nyo kung bakit namamatay yung rabbit nyo, kakabili nyo lang 2 months, 3 months, o 4 months, kakabili nyo lang, magkasama sila sa isang kulungan. Kung napapansin nyo, namamatay palagi yung babae. Kasi nga po, nabubugbog. Yung lalaki po kasi nating rabbit ay sa edad na 3 months pa lang, nag-uumpisa na po yan na sumampka. At sa 4 months old, pwedeng-pwede na po yan makabuntis. So, mabubugbog po masyado yung babae kung magkasama sila sa kulungan. Especially kung maliit yung kulungan. Kaya kailangan natin talagang i-consider yung kulungan na mas malaki. So, kaya nga kami ganito, walang kulungan na malaki. Tsaka sakto lang pang isa, tupit by tupit, pang isang rabbit lang yon na breeder. So kung may mapansin man kayo na sa isang kulungan, pareho nito dalawa, eh magkapatid po yan. So bata pa, hindi pa naman sila totally magbe-breed. Pero ito kasi kailangan na rin paghiwalayin. So meron naman tayong bakante pa doon sa dulo. Ipaghiwalayin ko na ito ngayon rin mismo. Pero puro naman ito babae. Kaya hindi sila masyadong mag-aaway o mag-ahabulan na para ma-stress kasi walang lalaki. Pero paghihiwalayin pa rin para masaya na sila sa isang kulungan, pag pinasukan man natin ng lalaki, pag oras ng breeding, eh dire-diretso yung pag-breed. So yung dun naman sa free range, pwedeng-pwede po,
at mas maganda po yung pre-range. So bakit mas maganda pala pero bakit di ko ginagawa? So dati po pinagbalakan ko na yan, pinagplanuhan ko na na mag-free-range na lang yung nung rabbit kasi mas madali silang aalagaan. Kasi kung minsan pinapakain ko lang, halos madalas pinapakain ko lang sa kanila yung feeds o yung pellet, yung commercial feeds. So pellet naman eh, kung pwede mo siyang ihagis lang dyan, di mo na kailangan ng kailan para makontrol mo lang. Kasi kung medyo malawak at lagi mo namang bibigyan ng mga damo-damo, no need naman na kasi kahit papano, nakakapag-ikot-ikot sila, nakakain nila yung kung anong gusto nila kung may damo-damo sa lugar kung saan sila pre-range. So, pero pag mag-pre-range ka, syempre okay na yung magkahalo yung babae at lalaki. Continuous na yan. Siguro mag-ratio ka man ng rabbit na babae at lalaki kung ilalagay mo sa area na free-range. Siguro ang 10 babaeng rabbit, isang lalaking rabbit lang yung ilalagay mo. Para at least hindi malamog yung ibang babae kasi kayang-kaya po ng isang lalaki ang 10 babae na rabbit ha, hindi. So, yan. So, yung rabbit po kung i-pre-range, kailangan meron kayong maayos na bakod kasi yung rabbit po, eh nangangalak po yan sa ilalim ng lupa. So, maghuhukay sila pero kung halimbawa po, ito yung lupa. Ang paghukay po nila, pag ganun lang naman yan, hindi yan yung masyadong malalim na pag ganun na. Hindi. Pag ganun lang po yan. So, hindi yan masyadong malayo dun sa mismong butas nila. Kung ito yung butas nila, siguro hanggang dito lang yan. Oh. Ito na mismo. Sa ilalim po yan ng lupa. So, kaya kung mag-pre-range kayo, wala kayong masyadong parang po problemahin. Kasi hayaan nyo lang silang magparami lang mismo. Hindi nyo na kailangan pang gawin na kung sa aming mga breeder, ganito, may kanya-kanyang kulungan. Kung kayo pa yung babae, papasok mo pa sa kulungan ng lalaki. Pag mag-breed ka, aantayin mo, tapos ibabalik mo ulit. So, pag sa free range po kasi, mas makaka-ano ka sa pagod. O, yun. So, yun guys. Kung meron rin na naman kayong lugar, eh, mas maigi kung mag-free range. Kaya lang, yun nga, yung problema, kailangan maayos yung bakod nyo. Kasi, naguhukay sila para manganak sa ilalim ng lupa. So, yung akin, di ko talaga magawa dito. Pinagplanuhan ko na kasi dito po sa amin, eh, bahaing lugar. So, kung may magbagyo, yun yung problema ko. Kahit mag-pre-range ako na po, eh, di ko naman silang kunin pag magbabagyo, ikulong muna. Eh, paano po pag may nanganak sa ilalim ng lupa, na di ko nakuha. So, sayang rin. Tsaka masyadong risky para dito sa lugar namin. Kaya hindi ko na ginagawa pa. So, kaya dito lang tayo. Naka-cage lang sila. So, control yung breeding. Sa mga breeder, ganyan mag-control ng breeding. Kami yung masusunod kung kailan namin sila gustong i-breed, hindi yung rabbit. So, yun lang kasi wala silang heat period eh, kaya anytime pwede talaga sila. So, hanggang dun lang muna guys. Bye-bye!